So for those who don't know, we do offer yung troubleshooting and PC repair na service dito sa Hardware Sugar. And today, we're going to demonstrate it. Pero... Bibili ka ng PC, most likely kailangan ng Windows. Pero saan ko kukuha ng legit Windows? Daming options, daming prices. Baka nito. Buti na lang, may cdkeyoffers.com. Madali lang ang order. Search for the software you need. Add to cart, daan ka sa payment options nila. Wala pang 5 minutes, finished! May legit working CDK ka na para sa Windows mo. Gamitin lang aming code para makakuha pa ng discounts. Kaya kung naghahanap ka ng legit, mura, at original software, check out cdkeyoffers.com. So these 3 jerk ops will compete kung sino yung pinaka magaling na tech dito sa Hardware Sugar. I'm Rocky the Programmer, and this is Hardware Sugar's Troubleshootout. Kung gaano ako kalaki, ganun din kalaki yung kwan ko, skill. Wala sa akin tong dalawang to. Ang tawag sa akin dalawang to, Boss G. Papakita ko sa kanila kung sino ang Boss G. Ako yan. Ako si Ken. Wala na akong sasabihin, manalo lang ang aking gagawin. Mga p***** ninyo, kapot ninyo. Okay, so ito yung mechanics. So kayong tatlo, makaka-receive kayo ng tatlong completely identical na systems. And yung tatlong systems na yon, identical din sila dun sa mga problems nila. So, pero yung mga problems naman nila, halo siya na software and hardware problems na very typical doon sa mga nare-receive natin na mga nagpapa-repair dito. So, heto, yung competition. So, ito, try nyo mag-repair ng as many issues as you can under 1 hour. So, lahat yung pare-pareho naman sila. And then, yun nga, kung sino yung may pinakamadaming issue na magawa in 1 hour, yun yung panalo. And heto yung prices. So, for the first prize, yung pinakamagaling talaga, meron kang choice. So it's yung Keychron na K1 na keyboard na wireless or yung mousepad na napakaganda from Colorful. Thank you, Colorful. Tapos yung second prize yun, depende dun sa magiging pipiliin yung first prize. And then yung third, keychain. So heto yung parang problem na PC. So ito siya. So yung mali sa kanya, yung pinaka-umpisa is yung front panel headers, wala siya dun sa totoong power switch. Tapos mali yung placement ng RAM, mali yung orientation ng fans, yung pa lang yung sa hardware. Tapos yung sa software, naka-low power mode siya, so mababang-mababa yung performance ng CPU. Also may mga maling BIOS settings, so for example, hindi naka-enable yung XMP, tapos yung load line calibration mababa, so it's either mababa yung performance or iinit siya. Tapos yung hyper-threading, naka-disable. So kapag ginawa nila yung benchmark mamaya, hindi nila ma-reach yung 2000 na score. So also, hinide ko rin yung drive letter nung D and dinisconnect ko rin. So kapag kinonnect nila yun, madidetect siya nung BIOS and like, okay siya, madedetect siya, pero hindi siya magpapakita dun sa file explorer later. So kailangan malaman nila yun. So ito yung mga issues na to, very typical to dun sa mga napupunta sa amin. It's also yung mga prone na ginagawa ng mga customers na hindi masyadong maalam sa computer. So for example, gagalawin yung BIOS, and then may makikita silang mga guide sa internet, tapos hindi nila masusundan ng tama, and yun yung mga typical na nangyayari. Although this is parang for fun lang, and parang medyo OA yung pagkakasira nitong PC na to, hindi siya malayo dun sa katotohanan and hindi siya malayo dun sa mga examples na nare-receive namin dito sa store.
So that's it. So yung only rule is hindi kayo pwede mag-reformat. So yung benchmark na target nyo is yung Fire Strike. Naka-install na yun doon. And kailangan makascore kayo ng over 2,000 na overall. Okay? Ready? 3, 2, 1, let's go! Let's go! 1 hour! 1 hour, 1 hour! So, saktong 9. Matatapos tayo, alas 10. Nakita agad. So yeah, I started with powering up the system. Dun pa lang nakakita na ako ng problem. What I did is check kung naka-plug ba yung power switch header, kung nakasalpak ba siya ng maayos. So yun, nakita ko na hindi nakasaksak yung isang pin sa right na header. Ayan, ang inuna kong ginawa, chinek ko muna yung mga hardware muna. Then, inon ko yung PC, hindi siya nag-on. Chinek ko yung PSU, yung switch sa likod, kung napindot ko ba siya or hindi. So, naka-on naman. Then, chinek ko yung cable, yung front panel cable. Hindi siya naka-plug dun sa header niya. So, nilipat ko dun sa proper pin niya. Okay, so ikaw na-boot muna, no? Okay, so, anong gagawin mo? Hindi mo kailangan ng internet. So, ano nangyayari sa'yo, Ken? Wala, nagkakabit pa lang na. May mga napansin ka na? Wala pa. Okay, wala pa. Okay. Upon boot pa lang, hindi gumagawa na yung power switch. Then, ayun, napansin ko nga yung header is hindi nakalagay sa tamang, ano, ng motherboard. So, nilipat ko. Ikaw na pa, boot mo na? Ko na, yung header nga nung ano, yung header nung ano, hindi naka-ano. Hindi naka-ano dun sa ano. Okay. Okay. Yun. Okay, so, nasa Windows na siya. Bago ko nag-proceed sa pag-boot sa Windows, napansin ko na na secondary DIMMs yung gamit nung RAM. It should be on the primary DIMM kasi hindi niya gagamitin yung primary na dual channel. Merong performance drawback yun. So yan, I booted up to Windows. Tapos nagkaroon ako ng konting doubt. After ko mag-boot sa Windows, bumalik ako sa BIOS. Then ni-reset ko lahat sa default. Nag-restore to default. Then in-on ko na yung XMP. Then dun ako naging medyo confident na sa BIOS na part. Then, yung RAM slot din, di siya proper slot nakalagay. Ang installed RAM kasi usually katabi ng 24 pins. So katabi siya lagi nun. Then, naka-indicate din kasi sa MOBO yun na ito yung dapat mong unahin na slot. So, check nyo yung part na yun. Yung sa MOBO part, may nakalagay doon na first. Parang ayun yung first two slots na gagamitin niya. Napansin ko rin yung RAM na secondary channel yung ginamit. So, nilipat ko ng DIMM. Ginamit ko yung primary. Then, nag-boot na siya. Ano yung mga ginawa mo? Ito na. Iyan ako na to. Yep. Alright. Sheesh! So, ano na yung tinatry mong gawin ngayon? Hinahanap ko yung pinapahanap mo. hindi niya kailangan na update. Okay, tingnan natin si Ken. Ikaw, Ken. Ikaw, Ken. Kapos. Bobo ko. Kain ka na, trouble. So, hindi pala nakakonnect sa monitor mo? So lahat sila nakuha na nila na mali yung placing ng RAM slots. Okay, so currently it's 7 minutes na and most of them nakita na nila yung problem dun sa hardware. Pero meron pang konting hindi sila napapansin. So nakita na nila yung RAM, nakita na nila yung headers, tapos nakita rin na rin nila halos yung drive na naka-disconnect. Tapos yung naka-hide na letter, nakuha na ni Jay. Tapos yung XMP na naka-disable, nakuha na rin ni Jay. Meron kasing kasamang 1TB na hard drive yung build. Hindi siya lumalabas dun sa disk manager. Hindi siya lumalabas dun sa file manager.
So, chinek ko yung disk management, di rin siya lumalabas. Then, dun na, check na ako ng likod. Nakita ko na yung power, yung SATA power, hindi siya nakasalpak na maayos. Sinalpak ko yun na maayos. Lumabas na yung drive sa disk management, pero hindi siya lumalabas sa file manager. Doon ako na-urge na mag-format. Doon nagkamali ako doon, hindi nga pala pwede mag-format. Since may additional drive na ginamit yung customer, chinek ko siya kung na-format ba siya or nababasa siya ng system. So ayun nga, hindi siya, wala siya doon sa file explorer. So pumunta ako sa disk management, chinek ko, nandun naman siya, though hindi siya binabasa doon sa file explorer. Ang ginawa ko, since bawal mag-format nga, chinage ko na lang yung, nag-add na lang ako ng drive letter or yung FAT niya. Nag-add ako doon. Nag-automatic naman siya, nag-D. So kung ano yung kasunod na letter, nag-automatic siya doon sa D. Then, ayun, lumabas na siya doon sa File Explorer. Nag-automatic na siya. So, si Jay nandun na siya sa Windows and iniisip niya na mag-benchmark. Tingnan natin si Ken. Ayan, si Ken nandun na rin sa Windows, pero ano na yung mga nagagawa mo, Ken? Wala, pagkabot ko, hindi pa siya naka-XMP. Okay, na-XMP mo na. Ah. Hindi nag-save. Okay, so... isa sa lano ko yun. Mm-hmm. Isa sa napansin ko. Okay. Punta natin si ano? Hindi na same eh. Ayaw ba si... Okay, sige. Hindi na same. Di ba bawal mag-format? O, ba't na-allocated yun? Okay, so may 10 minutes ka na ano. Wala ka ng choice, yun na lang yung sasugagay mo. So ngayon, ang unfortunate, si Ken, stuck pa rin siya dun sa RAM. Then, napansin ko dun, una yung RAM, hindi naka-XMP. Bali, in-XMP ko siya, pero nagka-problem dahil sa isang software na napansin kong nililimit niya lang yung RAM. So, ayun, kinonfigure ko dun, tapos restart, okay na. Pangalawa, is wala naman. Yung sa CPU, fan, wala naman GPU yung system na build. So, gagamit siya ng integrated graphics. Tapos, ang fan curve niya is parang mababa lang. So, binago ko yun full speed. Magpo-produce siya ng heat na mataas. So, full speed ko. Yun sa drive, bago pa lang i-boot, minake sure ko na lahat ng mga ikakabit is na ano, naka-plug in ng mabuti. Kasi, yun, kasi para ano lang to make sure na ba may maluwag or something na ano, para to make sure lang na gumagana lahat. Tapos, yun, apa ba? So, si Jay, mag-aano na siya? Mag-benchmark na, titignan niya na kung ano yung mangyayari. Wala pang progress. Yung RAM? Okay. Kali ba yan? Oo. Ito. Ayan, very good. Good job. So, ikaw yung unang naka-ano yan. Mahalaga yan mamaya dun sa pag-benchmark. Okay. So, yung nakakatawa, si Jay and si Gerald, nag-branch off sila ng paths na i-solve. And, napipredict ko na pareho sila na magiging result dun sa benchmark. Kasi, tinry lang nila yung unang branch of the problem, which is yung... Ayan. So, pag pinag-combine yung problema nila, tapos na sila sana dapat. Ken, parang ano lang, wala dyan. Oh, wala dyan yung ano. Wait, ano pa ba yung ginagawa mo? Pagawa, no? Yung pagkukulang. Gusto mo? Gusto mo mag-ano? Hindi, iniisip ko nga eh. Tama ba yung ginawa ko? Wala mo,
Baka gusto mo na mag-benchmark. Okay, so it's now 9:36, so nakaka 36 minutes na sila. And lahat sila nakapag-boot na, nagawa na nila halos lahat ng mga hardware na problems. And ngayon, tinitignan na lang nila yung performance, which is yung isa pang issue nitong PC na to. So, 36 minutes na, and yun. Tingnan natin kung magagawa pa nila. Okay. Yung lumabas na yung drive, nag-check na ako ng components. Share ko sa task manager kung pumapalo ba yung CPU sa right na gigahertz, nasa tamang speed ba yung RAM, lumalabas ba yung dalawang drives, then kung meron bang integrated graphics na drivers installed na. And then okay naman lahat. Confident na ako nung time na yon, nag-run na ako ng benchmark. Pag-run ko ng benchmark, 1.7 yung initial na result. It should be 2,000 and above. Then napaisip ako, ano pa bang kulang ko? Doon medyo na-doubt ako sa ginawa ko sa BIOS. Doon ako hindi na ako nag-check ng temps, pero yung hint ko noon is baka mainit yung CPU. Ginawa ko from auto na fan curves, ginawa ko siyang normal. So from 60 degrees pataas, 100% napapalo yung fan. CPU cooler naman, hindi ko siya napansin agad, kaya lang, chinek ko rin kasi yung sa BIOS, yung CPU fan speed. So, pinul speed ko siya. Then, ayun nga, nag-ingay. Then, naramdaman ko yung hangin is parang pataas siya. So, nagsasalubong yung hangin. So, kinapa ako sa likod ng cooler yung hangin kung may buga. So, wala. So, chinek ko yung middle part. AK620 kasi yung CPU cooler na gamit. So, yung middle fan, chinek ko kung tama yung orientation. So, nakabaligtad. So, binaligtad ko yung fan orientation. Okay, kamusta ka na? Maikin? Pansin lang ako. Na? Yung fan control. Oo. Oh. Yan. Yung speed ko. Nice. Paano mo siya napansin? Sa BIOS. So, pumunta ka na rin dun sa BIOS? Yung sa benchmark, ang ginawa ko, chinek ko yung power plant settings. So, naka... Low power. Ayun, parang low power. Ang ginawa ko ay sinelect ko yung high performance. Since hindi naka-XMP yung RAM, in-XMP ko muna para yung rated speed ng RAM is makuha, which is 3.6. Then, sinabay ko na yung reset yung BIOS. Usually kasi yung mga customer may ginagalaw doon, which is hindi dapat kung hindi nila alam. Then, ayun, kung gusto mong bumalik sa default settings, i-load mo lang yung default settings niya. Check ko yung power plan ng Windows. Pag-check ko ng power plan, power saver. Then, yan, nilagay ko siya sa high performance, nag-run ako ng test. Ang score ko pala sa benchmark is 1.6 something. May hindi ako na-solve dun. Hindi ko pa rin alam kung ano yun, kulang dun. Hindi ako nag-restore default. Hindi naman sakala, pero ang naisip kong magiging problem is more on Windows na ano. Kaya doon ako nag-focus sa, yun, Windows settings or something. Yung BIOS, hindi ko na naisip. Hindi ko alam kung anong ulang eh. Doon ako magaling eh sa pag-uha. Mali, hanapin ko pa. Hanapin ko na. Kasi mahirap mag-ganap pag-ano eh. Wala kang idea. Tama niya. And 5, 4, 3, 2, 1, time is up! Shit! So, did you guys have fun? Yeah. So yung parang yun nga, yung aim nito is to demonstrate yung pag-troubleshoot natin. And of course, yun nga, sabi ko kanina, yung hahanapin natin sino pinakamagaling na tech. Pero hindi ganun yung nangyayari dito. Kadalasan, may
may mga pupuntang i-queue, di ba, for build or like for repair. Pero tatlo kayong magkakatulong doon. Magtutulungan-tulungan tayo. Oh, walang competition. So, like, we're just having fun. And then, kasi binigyan kami ng colorful. Colorful na! ng mga goodies para ipamigay. So, imbis na ipamigay, kinuha namin. Tapos kinuha namin ng content. Okay, so, and ito sinasabi ko rin, yun nga, i-demonstrate kasi natin yung pag-troubleshoot and everything. Yung mga issues ng PC, diba, very typical yun eh, diba, na ano, basic at saka yun yung parang talagang mga madalas na mali. Oh, yun, sa, yun nga, yung mga approach nyo very similar eh. Tapos yun nga, yung requirement din na hindi pwedeng i-reformat, ano rin yun, di ba? Laging nire-require yun ng customer eh. Siyempre, ayaw niyang mag-reformat. Depende. Kung okay lang sa kanya, doon kami mag-aano. Pero I'm saying na may times talaga na ayaw, pero hindi siya magpapareformat. Kasi nga, hindi naman tayo lahat nagbabackup. So, yung third place, so itong taong to, na hindi niya nagawa yung parang pinaka-important, which is to reset yung BIOS. And that's the reason kung bakit 1.5 lang or 1,000 plus lang yung benchmark niya. Kasi hindi naka-enable yung hyper-threading. So, itong, ano ba to? Itong Tumblr na to goes to Kenneth. Okay, so, alright. So, yung number one na tech, although wala naman, di naman totoo to, pero yung number one na nanalo ngayon sa competition, nag-time siya ng 40 minutes total na nagawa niya na lahat and ano, na-address niya lahat ng issues. And that is... ito. Boss G! Si Boss G! Ayan, so sinabi namin kanina na may choice yung overall na winner kung ano yung kukunin niya. Ano yung choice mo? Siyempre, K-Cron. Alright! K-Cron! Okay, so mamaya natin yan. Ito, so dahil second CJ, na nagawa naman niya lahat pero may na, yun nga, na overshoot niya lang yung time. At nauna lang si, ano, si Gerald. Ito. So pakita natin to. Oh my God. Ayan. So galing yan sa colorful. Ayan. Ayan. So ano yan, no? Desk mat. Tapos dito nag-aagawan. Alright! Woo! Number one! Okay. And of course, sabi namin yung Keychron na K1 na wireless dito na keyboard. Yun nga lang. Ito yung Keychron K1. Maraming salamat sa pag... Ayun, so hindi pa kasi dumadating yung mga sponsors namin eh. So, ayun. Pero dadating din yan sa ano, sa weekend. Sa takdang panahon. Okay. Alright, so... Thank you sa sponsor! Ayun. Ayun, ano masasabi mo? Ayun, nag-enjoy naman ako. Salamat sa sponsor. Alright. O, tsaka yun... Tsaka yung sinasabi namin, i-ano nga namin, i-demonstrate. Pero hindi ganun. Hindi yun 1 hour tapos mamadaliin namin. Depende diba? Sa queue. Kung depende sa queue. Tsaka talaga as long as it takes. Yeah. Diba? Oo, kasi yung may times na hindi... Yung ganito kasi, parang defined na yung problem eh. At yun sa usual talaga, yung real world na problem. Yan, medyo matagal magte-take. So, yeah, if you want us to troubleshoot your rigs, bring your rigs. Magkano yun? Depende sa ano, depende. Kung medyo easy yung problem, 1,500. Kung yung hindi talaga yung like magte-take ng time, 2,500. 2,500. Yeah. Ah, okay. Yeah, pero yun. So, if you want yung best na troubleshooting service, ayun, punta kayo dito. Alright, that's it. Ay, congrats boys. Kawawa naman to. Keychron. All right. Bigyan mo lang image. Patong All right.